Bola sa DWIZ. Programang sasabuhin ang ibang-ibang isyo at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihibayin at pagtatalunan ang ibang-ibang mga isyo. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-unsa, pinakwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882, November 23, 2023. Ako po si Conrad Baral, kasama natin si Jonathan De La Cruz at Joel Aksamana, si Attorney Trixie Cruz, ang Naglalight eating na, pare. Naghahanda na. Light eating na daw. Ganon. Kaya lang, naghahanda siya para sa, ano, Turkey. Turkey! Siyempre, Thanksgiving, eh. Turkey, ah. Mamaya pa yun sa kanila. Oo. Oh. O bukas pa ng umaga rito. Oo. Ibig sabihin niya na talagang malakihan ano yan. So, paano man, saan man talaga yung light eating na yun? Oo, oh, naman tama yun. Clear the palate. Preparasyon sa heavy eating. Oo. Oh. Okay, mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website, DWIZ app. I-download dyan. At pumunta sa www.dwiz882am.com. Live rin tayo sa Facebook at saka sa YouTube channel ng DWIZ. Follow, subscribe, like, and share. And, ano pa yung husa? Comment! Iyon pala, lagi ko nakakalimot. 0999 ang comment. 376-6768. Ulitin natin yan. 0999-376-6768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23, sa Sky Cable Channel 72, sa Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, at GMA Afford the Box Channel 32. Mm-hmm. Good morning! Good morning! Good morning! Okay. Meron ba tayo ayaw kong batiin sandali? Sino? Ano mo, pinakikinggan pa lang, marami tayong masugid na taga-subaybay sa PSC, sa Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission, Press Corps. At naroon ang ating sports editor sa Business Mirror, si Jun Lumibaw, na ambo siya kukap. Ah, si Jun. Andun sila. Lagi tayong pinakikinggan. Kaya lahat ng pinagsasabi natin tungkol kay Sir Dick Bachman, bari na... Sinasabi natin matangkad siya. Matangkad siya. Magaling na player basketball. Magaling na player natin. Dati. At saka lahat ng commissioner, dilawan. Yun lang naman ang sinasabi natin. Ano pa ba? Paring Jun at mga barkada dyan. Kamusta kayo? Saka yung mga grupo ng ano ng Justice Press Corps. Uy! Department of Justice Press Corps, nandun ako kahapon. Nandun din si Secretary Bautista. Uy. At may mga pinag-uusapan tungkol sa mga maraming mga bagay-bagay. Not lahat. Pero hindi natin binabati ito. Kaya lang, ito hindi natin binabati, Secretary Sheloy Garafin. Hindi ka namin binabati, Sek. Happy birthday. Wag na. Hindi, ako nalaman ko yan dahil kay Facebook friend ko yung kanyang mister, kanyang katawa. Eric. Si Eric. Medyo umisip-sip yung mister eh. Ang aking butihin. Ay! At pinamahal. Ay, naku. At ilang taon kaming. Ayan. Tama na. Happy birthday. Tama na. Hindi mo sip-sip yun. Sa Facebook. Para siguro hindi na utusan maglaba. Hindi na utusan maglaba. Happy birthday, Mamayalo. Pag ano ha, ito lang sasabihin ko sa'yo, Erica. Mondays, pwede kang libre dyan. Kasi Sunday, nag-plancha ka na. Nag-plancha ka na. Monday, pahinga ka muna. Okay. Ingat lang, baka mapasma ka. Tsaka may code name yung labat planche. Oh, may code. Ay, expert nga pala to si Conrad. Expert tayo. Ay, pag tinanong ako, anong ginagawa mo? Nag-o-opisina? Oh, ibig sabihin, naglalaba. Naglalaba. Work from home. Work from home ako ngayon. Kapag namamlancha na, overtime. Overtime na yun. Sobra ka naman, Conrad. Overtime. Hindi nag-overtime ako. Overtime eh. Overtime na to. Problema ba yun? Ito. 17 raw po.
na Filipino seamen. Yes. Ang kinuhang hostage ng dyan sa may Yemen, yeah, yung Houthi. Oh. Yan po, armed group, group yan. Yes. Mga rebels kung tawagin sila. Pero sa totoo lang, halos sila na may control ng Yemen. Yes, yes. Sa area na yan. Sa area na yan. So, pero rebel pa rin. Kasi yung government ng Yemen, nung simula ng taon, eh naging government in exile. Yes. Okay, umalis sila sa Yemen. At itong Houthi na to, ito yung kalaban ng Al-Qaeda. So wala kang matulak kabigin dito, Houthi versus Al-Qaeda. Wala yan, wala. Parehong wala. Yan daw po ang kumuha o nag-hostage. Doon sa barko. May connection na naman to doon sa nangyayari sa Israel versus Hamas. Now, kumpara sa ating mga taga-subaybay at iba na ko, yung mga Houthi, saan nagbe-base yan? Hindi ba pwedeng puntahan na lang yan bigla ng mga otoridad at bombahin? O para, in effect, saan ang kuta nila? In effect, they are the government. Eh. Right, abansa yung kanila. In effect, they are the government. So, saan kalulugar nun? Saan kalulugar? Wala kalulugaran dun. Iyan nga ho, magkaiba ng klaseng Muslims. Hmm. Yung mga Houthi. Sa background lang, ano? Yes. In this, yung Sunni, yan yung generally, ganyan po ang mga Muslims dyan sa Middle East. Oo, mga Saudis. Ito yung, ano ba to? Ibang klase ang kanilang sect. Mm. Pero, wag ho nating akalain na ito, this is a sectarian. Ibig sabihin, labanan ng mga sect na reliyon. Hindi ho. Ganyan na, it's actually a political. Shia Muslim po, movement. Yes. Yan yung sa Houthi. Oh. Okay? Ang sinasabi ngayon sa West, masyado naging successful yung Houthis sa kanilang rebellion. Eh ngayon, hindi na nila alam kung anong gagawin. Mm. Kaya yan, nag-hostage na. Ano na pwedeng... Kasama na sila sa international stage. Yes. Yun na ibig sabihin nitong gumawa sila ng hostage taking. Para pinamampalad lang 17 Pilipino out of 25 crew members. Talaga mainly Pino 'yun. At saka yan highly ano yan advanced na barko yan. Aba, tinitingnan ko yung mapa ng Yemen. Talagang yung buong coastline nila. Kanila. Yun ang kanilang playground. Kanilang eh, no? Playground, yes. Oo. Hindi mga marami palaging. Yan ang daanan. Daanan ng mga lahat ng barko, ng mga tanker. Dati, meron dyan military groupings ng iba-ibang bansa para magbantay. Pero mahirap eh. Ang sabi po ng presidente, ang government daw gagawin lahat na makakaya. Yes. May mga kausap na daw para daw ho safely makauwi ang mga seamen na yan. Naalala ko kasi nangyari din yan nung panahon ni GMA. Diyan pa nga nagkakaso eh. Si GMA na ginamit yung pera ng PCSO. Yes. Para tulungan yung mga ano yun? Nagbayad ba tayo ng ransom doon? Ito na, wala naman ransom na hiningi. Wala silang hiningi. Wala. Oo. Tapos, ang sinasabi po ng DFA, they are coordinating. Ayan na naman. Yan. Yeah, yun na nga yung sinasabi ko. Marami silang kausap. They are coordinating. Coordinating. Actually, ang DFA dyan, and I understand that is what they are doing, they are talking to the government of Iran. Aba, hindi yung may-ari ng barko. Saka hindi, yung may-ari. Ang dapat, taya dito. Kausap nila yun. Bakit yung... Kausap nila yung may-ari ng barko. Yung may-ari ng barko po is a Japanese firm. Yes. Napagkamalan ata itong barko na to na hindi naman, Israeli. Hindi naman Israeli yung bandila ng barko o everything, di ba? Ba't naman na-target sila? Ay, hindi. Alam mo yan. Dumadaan. Yung sabi ni parang Conrad, they want to be in the, in the international stage. So, yun. Kasi ho, kumbaga, meron pa silang pinaglalaban. Sila may control nung capital. Mm-hmm. Okay. Sana'a. Sila may control. But there's a government in exile. Yes. Yung dating gobyerno ho, na tumakas, ngayon, nag-declara sila na silang government in exile. So, they're fighting for recognition now. Magandang pagkakataon itong Israel, Hamas.
para sa kanila. Ah. Kasi so pati may connection talaga yung ano sa, yan eh? Nangyari dun sa dati yan, if you remember, Gaza at dito. North and South Yemen yan. Oh. Oo. Yung North Yemen, ito to yung mga grupo na yan. Yung South Yemen, yan yung associated sa Saudi. Ito associated dito sa Iran. Ah, so that answers, bakit sila mayroong mga ballistic missiles? Mayroon sila helicopter. May mga helicopter, may mga drone. Well-funded. Saan kumuha ng mga armas itong mga Iran. Ang dali naman bumili, pare. Sa international black market. If you have the money, they will you will have the weapons. Ganyan ang workout yan. Kaya ang kinakausap ng DFA dyan, I understand, and also, of course, the other players, are the, ano, Japanese owners of the vessel, as well as the other governments there, especially Iran. Okay. Yan ho eh, ang analysis dyan ng mga think tank. Hmm. Mabanggit ko lang. Sige. Hindi si ano. Yang, hindi yung paborito mo. Hindi. Hindi globalized. Hindi. Yung professor. Yung professor. Ah, hindi. Sabi niya na hindi naman siya talaga professor. Ah, halimbawa, yan Council for Foreign Relations Organization po yan. Matagal na yan, hundreds of years na ang kanilang ano ang kanilang global specialty. Yes. Yung mga nangyayaring relations between countries, no? Ang sabi nila, ang tingin nila dyan sa nangyayari sa Houthi, eh kasama yan sa proxy war. Yes. Between Saudi and Iran. Yes, yes. Kasi ho, yan Saudi ang Iran, yan sila ang nagbabangayan for dominance of the region. Area. Yes. Ngayon, yung Houthi, eh yung Al-Qaeda, Saudi backed yan. Supposedly, although hindi openly inaamin yan. No? Panlaban sa Houthi. Eh, yung Houthi ngayon, ni, actually, nagsimula yan, it's a religious movement. Naging political na ngayon yan. Yan ho ang hinaharap ng Philippine government in their negotiations. Kailangan makonsidera yung mga dynamics ng yan. Iran versus Saudi. Kasi kasama po yan in play. Yes. Kumbaga. Okay. Kumbaga sa golf, yung sand trap. Oo. Is in play. Yes, already. So, yan po mga politics, geopolitics sa Middle East. Mm. In play dito sa nangyayaring hostage taking. It's not just about the barco. It's not just about... Galaxy, it's not just about the galaxy. Marami pong komplikasyon niya. Kaya hindi tayo nakakarinig sa DFA ngayon ng mga detalye. Wag, dahil nag-iingat ni sila siyempre. Na magsalita, na makakasama. Doon, intindihin natin yun. Yung buhay. Kaya puro sinasabi nila, we are coordinating. Yes. Sabihin nyo, kinakausap both sides. Mm-hmm. Eh, hindi naman natin kaaway. Kung kami, akong pamilya, no. Ito sa 17, yung 17 na hostage. So, ano, how do I read the coordinating bit, bro? No, anyway, no. Coming from you, the, diba, the coordinating... Sige, ambassador ho, ito si Pangang Jonathan. Nay, nagko-coordinating daw sila, nay. De. Nung bang ambassador ka nagko-coordinate? Paano? Super. Super coordination. Ano, ang immediately na bibigyan ng assignment dyan, yung Manning Agency. Yo. You have to talk to the families. Yan ang immediate. Okay. You have to reassure them, ganito ganyan, etc. Of course, yung mga principal, yung Japanese. Ang dami kasing Pilipino, 17. Every... Palagay ko, officer level pa yung mga yun. Yeah. Mga bawat barko ngayon, sa shipping, world shipping, may Pilipino. Bawat barko. Sigurado yun. 30% of the total manpower of global shipping, eh may Pinoy. Pinoy, wala tayong magagawa doon. Kaya we have always to be working on... Hindi, sige, naintindihan ko. Kakausapin yung pamilya. Pamilya. No? Ano, then, ano yung kailangan gawin ng... Reassure. Well, now, yung pagko-coordinate naman, ano ang dapat DFA. Background mo? Dapat ba, one, should you be Muslim? Should you be... No. Hindi naman. Government to government naman yan eh. Iran has an... We have good relations with all countries. Oh, yeah. Saudi, we have good relations. Oh. Iran meron. Wala tayong kaaway. Wala tayong kaaway doon. So, we'll work out. You remember? Meron din tayo sa Israel. Meron. Kompleto tayo dyan. Ah, okay. Pati sa, ano, we have a good, we have, yung Palestine Revelation, Palestine. Ah, meron tayo dyan. Kaibigan natin yung mga. Sir, medyo, hindi naman huka. Mga Pinoy naman daw, medyo sana huwag siya. Sana siya ang galawin. Yung ganun. Ang may-ari daw po ng barko na yan,
Kasi ang next question ko dyan, hindi ka ba pwedeng balikan ng Iran or somebody na ng mga medyo extremist na, but I understand, Congressman, that you have Edka sites in your country supporting the great evil. Paano yan? Pag ganon. Pag ganon. It's them, not us. Hindi naman. Hindi naman directed sa inyo, Edka. The Edka is not... It's not about you. Yan, it's, not about yan. It's about the regional security. In Indo-Pacific ito. Ganyan yung mga diplomatic... BS. Ano yan? At saka, we have very good relations with Iran. Uh-huh. There are a lot of Iranian students here. Marami. At marami sa kanila, by the way, marami sa kanila kumukuha ng dentistry sa CEU. Oh. Ano yan? And then we have a lot of medical students also from Iran. Hindi lang yun. Marami sa kanila, dumito na. At ayan, meron silang mga kiosk ng milk tea at saan dyan sa amin. Marami. At saka masasarap pagkain dyan. Masasarap ang pagkain nila. Yung so, pangalan we appeal to that. So yes, to speak. Ang pangalan ng barko ay Galaxy Leader. Galaxy Leader. Ayan daw po, ang may-ari niyan ay British company. Okay. Pero ang nag-ooperate dyan, Japanese firm. Ayan, sino dito sa dalawang ito? Dalawa. Pareho sila. May involved. Kung sakali nang hihingi na pera. Well, these companies will have to take care of that. Hindi ka mukha ng pangalan ni GMA. Tayo sumagot din. Kasi associated daw to, kaya nasuspitsahan ng mga Houthis na Israeli, yung dalawang kumpanya na yun, yung Japanese firm at saka yung British firm, eh somehow associated po sa isang kumpanya naman na founded by Israeli billionaire. Oo. Si Abraham Ungar. Ungar. Ayun. Ungar. Yun. Ayun. Andoon yung connection na yun. Yes. Doon nila yung nilagay. Kasi po, baka totoong Israeli money yan, para makaiwas, ilalagay sa ibang kumpanya, gano'n ang sinasabi ng Houthi. Pero they have to understand. So it's not Israeli flag. No, it's not. Nagre-research itong mga ito. And kompleto yan, Brad. Kompleto yan. You are backed by the governments. May intel ito. Super. Pero, pasok, andun sila. Ang ano dyan, itong Israeli billionaire, if he is really the owner, most of these guys, they own a lot of things. Yeah. Hindi lang yan barko. Hindi lang barko. And most, maybe they even own certain facilities in Yemen itself. Alam mo ba yung Yemen? Baka nga yung mga local jeep. Sila rin ba? Alam mo yung Yemen, di ba yan yung Black Hawk Down? Mm-hmm. Medyo matindi ang banatan dyan. Matindi yan. Uh-huh. Yung Black Hawk Down, yan. Ayan. Sa ano yun eh? Sa Africa. Africa talaga. Ano yan? Sa Gulf of... A place which the U.S. would rather not put boots on in any conceivable future. Nag-proxy war na yan. Kasi yung sinasabi ni Parin Kong. Saudi, alay ng ano. Government in exile. Ano yun? Yan yung Saudi back. Saudi back. Sigurado yun. Pundado ngayon yun. Ang proxy war ngayon between Saudi and Iran. It's Houthi versus the government. So rebel pa rin ang tawag sa Houthis. But in actuality, on the ground, they're in control. They're in control. Of the area. Yan. Ngayon, may mga iba pa rin na sinasabi nila interlocutors. Ah, okay. Diba? Nangingialam. Interlocutor. Nangingialam. Na pwedeng makingialam sa lahat. Qatar yun. Kaya pala Qatar, kahit nung ceasefire ngayon, nagasa sila. Ano sinabi the term? Interlocutors. Hindi ito yung pag nabangga ka dyan sa sa aling kinikwento mo dyan sa carousel. At biglang may po lumapit, na binangga mo. May sino ka ba? Interlocutor po ako. Hindi ka. Ano ka? Kasi ito yan ang tasabihin nun. Ang ibig sabihin ni Parin Don, ang interlocutor, may official. At saka kinikilala. Pero sa amin, yung interlocutor mo na yan, meron. Yun na nga eh. Meron lang yan. Nabangga ka sa carousel. Sunod sa kanto, ang tawag dyan, asungot. Yun na nga. Hindi ganito to. Hindi, ito. Kasi ang quarter mukhang may gravitas sila eh. They are friends to both.
Okay. Yun ang workout dyan. Kaya nandun sila nakangit. Pero hindi kagaya nung sinasabi natin na aswungot. Kasi tatanungin ka agad, ikaw ba ito, kasama ba ito, o hindi kasama ito? Hindi. O wala. Hindi ito yung the black lockdown. So, dapat, Somalia. Oh, well, oh, Somalia. Pero malapit na rin. Wala. Ito ang masasabi namin. No. Diyan po sa Yemen. Oh. Yan, yan. Nagsara lahat ng embassy. Diyan sa Yemen. Okay? As an indication. So, paano kang hahawak ngayon? Sinong kakausapin mo? Yun ang relation. Sa ka maghahanap ngayon. So, through channels yan eh. So, okay din ko. So, lahat ng embassy, US, nagsara na. Right. Yung mga wala. European wala. So, UN countries. Mga international Japan, umalis na ho dyan. Wala na dyan. Tayo ata, wala naman tayo embassy wala. Talaga dyan. Kasi this being covered by Saudi malamang. Or Iran. Uh-huh. From the embassy. Non-resident embassy. Tama well, so, as this develops, ano po ang pwedeng gawin daw? May mga nagtatanong dito. Noong mga pamilya, mahirap ang sagutin. Oo, mahirap sagutin. Let's leave it to the government. Sila ho ang may wherewithal. Kumbaga, sila ang may karapatan. Sila ang may means, may paraan para makuha yung mga hostages na yan. Ang malaking papapil dito siyempre, the FA at saka yung Department of Migrant Workers. Okay? Mas DFA. Mas DFA kasi ho, this is diplomatic. Contact ang ano nito. Contact ang kailangan dito. Ang problema nga dito, wala na mga embassies doon sa Yem. O paano mong... tapos may direct line ba tayo? With the Houthis? Well, hindi siguro sa Houthis, pero Iran. Sinasabi mo. Iran ang katang. Yung Houthis daw, tigas din ang ulo, hindi naman sumusunod lagi sa Iran. Yes, that was my next question. Ang Iran ba bilang sila yung mga financier? Let's face it, sila yung minsan yung strategic na gumagawa niyan. Sila ba yung medyo, okay, ayan, nakapag-world stage ka na. Ito linya, tayo lalagpas dyan ha. Hanggang dito lang tayo ha. Okay na kayo. O hindi nila maaawat yan once na simula nila yung mga... Hindi, merong handlers yan. May handlers? Usually, merong handlers yan. Halimbawa, ginagawa sa atin ng Malaysia. Sa ano? Okay. Nakikipag-usap na raw ang Philippine government. Okay, that's good. Pero hindi sinasabi ng Philippine government. So kung sino? Kung anong side. Yes. Ang kausap natin. Siyempre, hindi. Hindi yan... hindi tayo magpe-press conference bawat pag-uusap. Although, meron tayong diplomatic relations with Yemen. Yes. Yeah. But government... Ngayon, yung government nila in exile, nasa Aden nga yan. Aden. Yun yung back ng Saudi. Saudi. Okay. Ngayon, hindi naman yun ang mihawak ng mga hostages. Ang mihawak ng hostages. Sa kabila. Sa kabila nga, yung kalaban. Itong government in exile. Yung Houthis na rebel. Ng mga rebelde daw, pero may hawak ng capital. Yes. Mm-hmm. Ang hirap ng situation. Mahirap. Hirap talaga yan. Yung government in exile, kinundi na ho itong ginawa ng Houthis. But who cares? Sabi ng Houthis. Wala naman sila dun eh. Di gumawa rin kayo na sarili ninyong diskarte. Bahala kayo. Bahala sabi kayo. Po, terrorist act daw yan. Sabi, nga. It is. Pero hawak nila yung kababayan namin Paano yun? Yun ang problema namin eh. The other possibility is for us to work with international organizations who are still in that area. Na pinakinggan. Or may contact dun sa mga Houthi command. Uh-huh. Kasi meron dyan, International Refugee Agency, mga ganong klase. Yung mga tumutulong. Yung the Red Crescent. Yan, mga ganon. Equivalent na Red Cross. Yan, mga ganon. Okay. Yan ang pwedeng mag-work. Pwede yan. Kasi yung through diplomatic channel, sabi nga natin, ang hirap na eh. Mahirap yun. Actually, yung mga yan, magiging ano yan, they will go through that process and more often than not, they go through the international organizations. Yung Red Crescent. O, sige, dito na lang. Kasi bibigay namin dito, diloko to. Diba? Government, hindi namin pinapakilaman yan. Okay. Sinasabi nyo, terrorist kami. Ngayon, talaga pong kasama yan sa trabaho ng mga seamen natin. Yes. Okay? Pati nga yung aksidente, yung bagyo. Yes. Yung nagkababanggaan. Nagkakabanggaan. Mga ganun, kasama po kasama. Yan. So, it's something we don't want, pero kailangan harapin kapag nandyan.
8:30 ng umaga, DWIZ 882 at Aliw 23. Somalia nga pa rin. Pero alam mo yung Yemen, mas matindi. 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Karambola, karambola. Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako pa rin si Conrad Baral, kasama natin si Joel Laksamana, si paring Jonathan De La Cruz, at si... Si! Yeah. Attorney. Yeah. Oh, oh. Ay, ano kaya? Naghinahanda na yung... Bukas na, nakahanda na yan. Hindi muna siya kakain ngayon. Thank you. Light, puro light lahat yan. Thank you. Ito, at least pagdating ni Atty. Rito, tapos na yung transport strike. Tapos na yung transport strike. Pero bago yun. Bago yun? Ito naman, Ateneo. Pinagbigyan mo na dapat yung Adamson. Limang beses nang palagi bitin eh. Hindi nakakasama sa Final sobra, Four. Tinambakan eh. Sobra naman to. Tinambakan pa. Ang hirap na sisihin ngayon ng referee. Wala. Ay, hindi pwede? Hindi ba pwede yun? Ang laki ng lamang eh. 20 yata. Wala. Ganon? Mayigit 20 lamang. Hindi ba mas maraming free, hindi ko na palad yung game. Baka mas maraming free throws na binigay. Ayan. Third at fourth quarter. Lalo na sa fourth quarter, tapos puro mga ano, yung mga key players pinagpapalaw. Hindi, pero tama naman si paring Conlon sa explanation niya nung isang araw sa akin. Na, hindi, give it, yan yung the nature of the strategy o play nung kabilang team. Eh, kaya sila nakakuha ng mga free throws. Kung so, tres kayo ng tres, hindi kayo makaka-free throws. Hindi talaga kayo makaka-free throws. Eh, kung pasok kayo, ng pasok yung kalaban nyo, mas palamang marami yung foul yun. Sana pinagbigyan nyo na, kasi limang beses na nasa fifth place, ha? Well, 5 years in a row. Tsaka hindi pa nakaka-champion yan. Hindi, at tsaka hindi nakaka-final four. Never nag-champion pa yung Adamson. Sa akin pa matanda, pa nila Junicio. Nila Segura. Wala. Tapos ang sumunod na malakas na team nila, yung panahon ni Marlo Aquino at saka ni Kenneth Duremdes. Wala rin. Hindi rin. Okay. So hindi masasabing hindi sila nagkaroon ng malalakas na player? Hindi, malalakas na player sila. Kaya lang, mas malalakas yung iba. Oo, yun lang ang nangyayari. Yun lang. Always the bridesmaid. Si, ano, si... Never the groom. Coach Rasela, eh. No. Nas. Si Nas. Well, there you go. Eh, talo, eh. Wala akong magagawa. Ay, ganyan talaga, strike. Epe, ang ano dyan, explanation, demoralized dahil doon sa ginawa ng mga referee. Oo. Nung umpisa. Yan. Parang demoralized yan. Sige. Kumbaga sa taekwondo, di ba, meron din kayo misa. Nade-demoralized din kayo dyan. Ikaw, golfer ka. Oras na na-demoralize ka sa isang hole, tapos idadali mo yung demoralization mo sa makasusunod. Patay na, umuwi ka na. Pare. Eh, yun na nga nangyari. Yun na nga nangyari dito. Demoralize sa ginawa ng referee. Dapat yan, forget it. Ano na, wala na yan. Kasi ito, Ateneo, sobrang... Sobrang ito, Ateneo. Masyadong... bakit ang gagaling nyo? Okay, maganda kayo. Ang maganda ngayon, itong... maganda kayo. Diyan sa UP. Ano, UP kasi may Latin... Ano, yung Final Four. Nako, yan ang mabigat. Ayan, yan. Mabigat yan. UP versus... Ateneo. Number one versus number four. Number four, eh. Number 2, Lasal versus NU. May posibilidad na Lasal versus Ateneo final. Kung ano, kasi yung alam mo yung ano UP, yung kanilang ano pangalan nito? Sistema. Pwede sila yung first five nila, second five nila pare-pareho magagaling. Lakas talaga ng pati bench, productive. Antindi. At saka mga veterano na. Antindi ng mga ito. Mga veterano. Yung nasa Lasal, na Ateneo, medyo... Nag-umpisa pa lang ulit. Mura. Kumbaga sa mais. Magagaling sila, pero... Turnovers prone. Ganun. Ang ano ngayon, yung NU. Ewan natin kung paano sila mag-workout. Bahala na si Ginoong Hansi dyan. Hansi, oo. Yun ang kanyang... I-motivate niya yan, pare. Mukhang siya lang in charge ng mga, ano, no? Ng C Group. SM Group of Companies. Bakit daw yung Huti? Imbitahin na lang natin dyan sa Senado at saka sa House. Imbestigahan. Patay dyan. Senate Bureau of Investigation. Eh. Oo. Alam mo, Senado raw, dyan kayo mag...
Okay lang sa amin, maging hostage na. Well, anyway, seriously. Oh. Yan pong DOTR, nagsalita na. Non-negotiable daw ayon kay Secretary Jaime Bautista. Yung kanilang plano o programa na mag-consolidate ang mga may-ari ng jeepney. Okay? Yan. Eh, effective po ba? Oh. Nangyayari po ba yan, Secretary? Operatives, mangyayari gusto niya. Or corporations. Ang deadline ho, December 31. Eh, nagsimula itong programa na to, 1917. 2017. Masyadong matagal yun. 1917, hindi pa tayo pinanganak nun. 2017. Oh, 2017. Hanggang ngayon, hindi pa nangyayari yan. Ano ba? Baka ho ang problema. Secretary, oh. Ay, yung design ng program mismo. Oh. Baka kailangan i-review yun. Oh. Pero sabi niya po, pwede namang palitan yung programa na yan. Ayun pala eh. Pwera lang yung ayaw nyo ng consolidation. Gusto nyo, sarili-sarili pa rin. Prangkisa. Yun ho, consolidation. Kumbaga, halimbawa, yung ride sharing. Yes. Anong tawag dyan, pare? TNVS. TNVS. Transport Network. System. O something. Basta service. Solo-solo po nag-ooperate. Yes. Ang may-ari. No? Solo-solo. But then, they're part of a whole system. System, yes. Yung concept po na yun, baka naman pwedeng ilagay dyan sa programa na yan. Mm-hmm. Kesa yung old system, na pipilitin mo sila magsama-sama, away lagi ang kinauwian. Oh. Okay, baka merong ibang modern na structure o setup na yung individual na ownership, they're acting like a co-op na rin or a corporation. Okay? Kasi pwede na yan sa technology yun eh. Pwede. Baka ho pwede silipin yun. Just kung ang objection dito ay ayaw nilang makasama yung baka argabyaduhin kami niya. Ganyan eh. Oh. Ganyan mga, mas malakas ka amin yan eh. Sila. Magnanakaw yan. Yung mga ganon. Ganyan-ganyan mga itindahan dyan eh. Lalo na dyan. Eh bakit ako papailalim dyan? Ganon. So yung individual operator, kasama sa isang sistema. Baka pwede yun. Oo. Ang isang sinasabi ng iba na nag-aaral din tungkol dyan, okay, dito sa ruta na ito yung mga operators. Ito yun. Halimbawa, 20 operators yan. Bawat operator, ang hawak niyan ay tiglilimang jeep. Na may kasama mga drivers, etc. Di-standardize ninyo yan, okay? Dito sa ruta na ito dapat mangyari. Yung mga operators, ito dapat ang inyong mga jeep na. Mm-hmm. Over a period of time, ano nyo yung gawin yung aircon niya or whatever it is, ito yung workout. Isa pong kinakatatakot daw niyan, ayon sa isang UP study, ang kinatatakot ng mga operators at drivers, dahil yung sa mahal ng modernization, mapipilitan sila magtaas ng pamasahe. Ang estimate po ng UP study, 300% increase. Because of this program, sasali ka dyan, bago sasakyan, may financing charges, okay? Ano pa? Marami pa mga components yan. Sabi ng isang UP study, napalaki ng increase. Baka pwede pong tignan yon, Secretary. Tama yun. Napakalaki ang increase, number one. Number two, yung mga madi-displace. Kasi yung sa ruta na yan, hindi naman lahat po pwedeng nandi dyan eh. Tapos, anong gagawin mo dun sa old na mga ano yan? Wala na bang vehicles? Kasi yung mga yan, junk na lang. Ang tingin ng mga pagkukunan mo ng financing, whether it is DBP or land bank, ano na yan? Junk. Sunk cost. Sunk cost. Mabuti kung mga taga...
Sakos. Mabuti kong naintindihan yan, na parang ginagawa ng LRT1 na sinasangkos lahat yan. Eh, meron ng mga organization, pinipick up na rin yung punto natin dito. Hmm. Ang sinasabi natin, kailangan pag-aralan nyo kung kikita itong mga ito. Kasi the final kikita ba yan? Kung 300% ang kailangang increase ng pamasahe para kumita. Okay lang sila, kikita sila, pero paano naman kami mga yung, mananakay? Mananakay, o paano yun? Okay. Dapat to lahat siya makonsider na sa programa. Bakit napakamahal naman kasi nung gusto natin? Hindi kaya iba, dahil mahal yung mga vehicle, dahil... ganun na nga yun kasi problema din wala yun. Silang... Yan ang sinasabi ko. Ano bang klaseng vehicle ang klaseng gusto vehicle natin? Yan? Para dyan maayos dyan. Yung sinasabi nung iba, electric vehicle, ito, ito, etc. Okay lang naman yun. Pero magkano? At saka yan ba, uubra ba yan dun sa ruta na ito? Oo. Baka dun sa ruta na yan, hindi naman po pwede dahil yung turnaround time mo na, wala ka na. Wala na. Sabi niyang isang comment, no to phase out. Sabi ng mga operators and drivers, kaya nag-strike sila. Sabi daw ng DOTR, yes to phase out, pero wag naman kayo mag-strike. Wala na yun. Wala, banggaan talaga. Banggaan talaga yan. Banggaan. Yun lang pinakabala nila. Something has to give. Oh. Never will the never will these two people meet at all. Okay. Ano po bang policy talaga? Yung sinasabi ni Parin Jonat, rota by rota, baka pwedeng gawin gano'n. Kung noon 2017, ginawa yan, etong taon na to, limang rota. Rota. Oh, yan. Susunod na taon, another five rota. Baka by this time, meron tapos na lahat yan. Ayos na natin yung formula. Maayos kung natin. Kung ginanyan natin ng isa-isa yan, kung hindi yung isang, parang one size fits all ang ginawa natin Hindi ho ganun yung transport system At saka, lalong-lalo na itong jeepney, unique ito Yung jeepney. Yung sistema, boundary system. Unique ito Dito lang sa atin meron yan. Dito lang sa atin meron. Yung boundary system. Karanihan ho ng transport, swelduhan yung driver. Yan. Ganun din ata gusto nilang palabasin dito. Kaya korporasyon. Kapag korporasyon, kooperatiba, ang mga driver magiging swelduhan na. Doon din na medyo... Kasi po, entrepreneurial din ang pagmamaneho kung sasweldohan mo ko, hindi ko masisipang ganyan. Ang problema sahod naman doon sa boundary system, kasi pag kumita ka ng malaki, sa'yo yung tira. Basta sapol mo na yung boundary. Ang nangyayari dyan, nagkakanto-kanto. Ibig sabihin, tigil ng tigil, naghahantay na pasahero para lumaki ang kita. Nagkaka-traffic-traffic kayo. Tapos kawaway mananakay, pabababain. Doon ka na lang, trip-cut. Trip-cutting po yan, sasabihin sa inyo. Bakit ganun? Dahil po, sa sobra ang jeepney, sa isang rota. Kaya ginagawa yan ng mga driver. Napakadami niyong kalaban. Halimbawa, yung rotang Quiapo, naku po. Yan ang talagang halang-halang na sa kalsada mga jeepney. Why? Ang daming nila Maghihintayan yan. Baka this calls for a review of the franchises din po. Baka, etong dami nyo naman dito. Dito na lang kayo sa Bulacan. Lumipat kayo dito. Sa Cavite. Bibigyan namin kayo ng incentive. Pumunta kayo dito sa rutan to. Ito, green na This is a green na... Kahit ilang kayo dyan. Kahit ilang kayo. Tapos may incentive. May incentive. Baka hindi ka tagal. Hindi, sasabihin mo, hindi, taga-Quiapo ako Hindi, may incentive ka. May incentive. We'll work outing ka namin. Magkakaroon ka ng ganitong work. Ganon yun Gaya ni sinasabi ni Paring Conrad, kung yung ruta na yan, ang kailangan mo lang na jeep na nag for 24 hours, halimbawa, 50. Meron ka 500 dyan. Anong kikitain naman ngayon? Di wala. Paano tayo dyan? Oh. Mahihirapan tayo. Hindi ho ganun yung tingin ko na may imposition ka na lang, one size fits all. Hindi mo pinag-isipan. Hindi pwede. Basta hindi na kayo pwede. And the problem, medyo may kinalaman po yan sa personality din, cultural. No? Ayaw ng mga magpailalim doon sa kabilang, sa ibang operator So, paano mo silang pipiliti magkorporasyon? Pag nagkorporasyon kayo, kooperatiba, may presidente yan. May vice president. May hierarchy. Paano yun? Hindi sila sanay sa ganun
sa ganong klaseng sistema eh. So, i-impose natin sa kanila yan. Eh, magkakaroon talaga na. Okay. Yung social engineering. Bakit yung sa NTBS ba yun? Oh, TNBS. TNBS. Oh. Eh, umuubre yung individual owners. Eh, under one system. Okay. Similar to that. Hindi ho yung eksaktong ganun sinasabi natin, but something similar to that. Pwedeng, kung non-negotiable yung mag-consolidate ang mga tao na yan. There are many kinds of consolidation. Dapat ba yung ownership ang consolidation? O yung, ano, o yung sistema. Yan eh. Okay. Yeah. Yan. Issue. Yan. Yan ang issue. Oo. So, consolidation, okay. Pero yung system. Bakit yung ownership ang kailangan? Consolidation. Eh, mag-aaway-aaway talaga yan. Oh, sige. Natin. Ito ah. Cooperative. Paglagay tayo ng 50,000 each. Lagay natin dyan. Okay. Sino makahanda? Sino ang boss? Yan. Sino ako, boss! Ako! Ah, hindi pwede. Hindi pwede? Naglagay tayo pare-pareho ng 50,000 eh. Te, alalakarin ko itong mga members. Oh. Ako iboto niyong boss. Ayan na nga. Pasok na yung politik. Ako iboto niyong boss. Oh. Okay. Yan. Kung hindi, meron kang linyahan. Ito po bang ang plano nyo ng consolidation? Meron na tayo experience na nangyari sa isang programa na napatupad dyan? Especially on the transport. Meron na ba? Are we, kumbaga eh, kakapa-kapa tayo rito, hindi natin, angkop ba yan sa nangyayari sa ground? Kagaya ngayon, itong Shaw Boulevard, na yung may mga jeepney na dyan, na modern jeepney, yan bang mga yan, member ng cooperative, o ano, nagbigay lang kayo ng bagong prangkisa? Dito sa mga modern jeepneys na ito. Kasi mayroon silang workout eh. Parang pinatong mo na lang sa kasalukuyan. Ang inaano nila, kailangan daw magkaroon ng modernization para yung mga diesel o ano, mawawala na yan kasi may problema sa air quality. So environment. Environment. Kailangan ganito ang gagawin natin. At ito yung workout. Okay. Ito yung wala lahat yan, yung fare increase. Eh, dito may nagsasabi, doon sa iba sistema, grab ang boss. Oh. Okay, iba naman yun. Hindi, kaya lang nagkakaroon ng grab kasi mahiling mag-grab yung grab na yun. Yun naman po grab kasi, monopolistic yun. Na tendency nila. Okay, ang labanan. Sa isang rota, pwede namang merong ilang TNBS type. Oh. Type ha, hindi TNBS. So, may competition din. Oo. Oh. Hindi pwedeng isa lang. Okay? Hindi pwedeng monopolistic yan. Ano pala? Transport Network Vehicle Service. TNVS. Ride Hailing Service. Okay. Eh kung nagagawa yan sa motorsiklo eh. Bakit hindi pwede dito? Sistema ngayon, ang hulog mo, parang ganun din. Oh. Parang microfinancing na mangyayari. Kasi isang grupo ang may utang, pero ang operation nila, independently, they're operating. Tapos maghuhulog ka na doon sa korporasyon mo, yung korporasyon magbabayad doon sa... Some imaginative scheme. Pero I think key talaga yung pagbibigay ng prangkisa. Ano, kasi, tama. Paano ka kikita? I mean, kung puno kayo lahat doon, eh, walang... Wala. Ngayon, pag kinalat mo, di ba? But comes the problem naman, as urbanization happens, 'di ba? Magkakaroon ng mga township, magkakaroon ng gumagalaw yung lungsod. Magiging highly politicized din yung pagbibigay ng pransisya. Ako may problema ko diyan eh. Matagal ko nang pinag-iisipan 'yan. Oo. In the modern world ba? Okay, in the modern world. A modern urban setting. Yung metropolis, the future, the cities of the future. Is there a place for a transport system like ganyan, a jeepney? Ganyan. Like a jeepney? Ako, visionary. So, mislabeled to modernization na to eh. We're not modernizing our transport. System. Ang mga modern transport po, integrated yung mga bus, train,
ferry, yan. Feeder. Yung ferry, lahat yan integrated. Ngayon, kung meron tayo, gusto tayong gawin sa jeepney, and we call it modernization, are we really modernizing it? We have to... Baka... dito ho, makinig... Ang sistema ba na mo-modernize? Ang problema nga, makinig kayo kay Chalex, kasi whole of society dapat whole, yan. Whole. The whole. System. Ano-ano bang mga modes of transport dyan? Tricycle. Ang dami niya. Jeep. Habal-habal. TNBS. Yung bangkasa Pasig. Yung mga ganun. Yun, ferry. Tama yun, maraming ferry. Tama yun eh. Actually, okay yun din yun eh. Paano? Tapos may bus sa EDSA. Yan ang, may, tapos meron kang tren. Aha. Nag-press conference, nabanggit mo si Chalex. Ngayon, may photo pa pareho. Oh, yan yung... Ano pinapoto niya? Yung meron silang parang... Table. Ng mga listahan po. Ng Christmas. Oo. Noche Buena items. Hindi, imagine, pupunta ka sa... Boss, dala-dala ko to. Ito daw yung guides lang. Guide. Ba't ang hiling nila sa guide? Oo. Ibig sabihin, tingin nila, hindi tayo pwede pabayaan. Kailangan may guide tayo. Ang guide po nila, ano yung mga presyo? Kailangan yan. Orwellian ito, Orwellian. Orwellian. Kasi tumaas daw po lahat ng items. Ito ka muna, it's not even Orwellian. Orwellian, masusunod yan. Yung talagang takot ang mga... Oh. Ay, susunod. Ito, Orwellian, pagtatawa lang ka nung nagtitindi. Nakaisang palpa sa'yo yan eh. Diba? Boss! Bibili ako, ito sabi ni Secretary. Ito, yung table ito, niya. Table niyo, ha? Price guide na po yan ng Noche Buena. Okay. Nag-press conference. 200, kung ano-ano mga terms. Meron pa silang SKUs ngayon. SKU. Shelf-keeping units. Yeah. 240 shelf-keeping units. What the hell is a shelf-keeping unit, bro? Okay. At least hindi mabubulok. Okay. Hindi, ayan daw ginagamit. Hindi perishable. Ng mga manufacturers. Okay. To track their inventory. Kinuha lang niya. Okay, sige. Ang kasama daw po dyan, 240 items. Tanga. 240 items? Huwag niyo na yung mga kalokohan na SKU. Huwag na. Hindi naman namin naiintindihan yan eh. Pinakukomplika mo lang. Pumapapil ka na nga sa press conference eh. Ang pangako mo nun, walang mangyayari sa mga Noche Buena items. Ngayon pala. Meron palang ganyan. Meron pala kayong price guide. Oo. Price guide ah. Price guide din mo kaya ang mukha mo. Ang dahilan daw po ng increase ng presyo, marami. Nak! Maraming dahilan. Yeah. Ang pag-increase ng presyo. Okay. Hindi kasalanan ng DTI yan, pare. Kasi gumawa na sila ng price guide. Agenda. Oh, action plan. Action plan para sa logistics. Okay. Ang dahilan daw po niyan, may kinalaman sa packaging material. Pagtaas ng sahod ng mga workers. Pagtaas ng presyo ng electricity. At saka pagtaas ng presyo ng logistics. Okay. Very good. Kaya kailangan may price guide tayo. Ngayon, makaka... Imbitado kayo sa Noche Buena namin, boss. Oo. Ang iseserve na... Anong pagkain? Meron po tayong price guide. Sige nga, subukan yung kainin yung price guide na yan. Parang ewan ko lang kung ano. May price guide. Ito. May placemat ka na. Ano handa natin ng Noche Buena na? Ito, price guide. Galing sa DTI. Sige, subukan nyo sabihin sa mga nanay-nanay yan na okay tuloy ano, Noche Buena nyo, may price guide. May price guide. Punta na kayo dyan sa ano. Wala ko kami pambili. Wala kayong pambili? Dali nyo yung price guide. Paano yan? Ano yan? Meron pa hong isang item tungkol sa pagkain. Ang sabi ng NFA, kaya raw ho na uubos
bumabagsak ang inventaryo natin ng bigas. Eh hawak daw na mga kanya-kanyang pamilya yung bigas. Sama na ba sa inventory yun? Yung hawak na nasa bahay. Nasa bahay. Halimbawa, may isang kaban ka na nasa bahay. Inventory yan. Kasama sa inventory yan. Nang ano natin, buffer. Napakaloko naman itong... ang inventory po, kung ano yung available sa warehouse. Huwag nyo na isali yun, nasa bahay. Kasi hindi naman mga 10,000... Ano, nag-hoarding mo yan? May pera ba kami para mag-hoarding? Hindi naman 10,000 metric tons ang hawak ko sa bahay. Sinama sa inventaryo yung sa bahay. Dahil bumagsak po ang ating inventaryo ng bigas, ang explanation ng National Food Authority, eh hawak-hawak daw po ng mga bahay-bahay. Yung inventaryo kaya bumagsak. Galing. Hindi ba pwedeng dahil kinain? Oo. dahil hindi na replenish yung stock. Oh. Okay. Wala pa dumadating na ano, mga bumper harvest. Wala pa? Wala pa. Hindi, nag-harvest na. Hindi, yung nasabihin ninyo, hindi yung nasa bahay. Yung nasabihin nyo, wala pang imported, wala pang bumper harvest, hindi pa dumadating, hindi pa namin nakukuha lahat yung inventaryo na yun. Yun. Pero sabihin nyo, nasa bahay yung inventaryo, nako. Paano naging kasama sa inventaryo yun? Nasa bahay na nga eh. Ang inventaryo po, hawak ng negosyante. O kaya hawak nyo. Hawak nyo. Yung hawak na nasa bahay, hindi na inventaryo. Nabenta na yan eh. Okay. Wag na ta... Ang daming palusot kasi eh. Oo. Balikan ho ninyo yung ibig sabihin ng inventory. Ayan, yan ang ibig sabihin ng inventory. Rice stocks. Wala sa bahay. Pati ba yung kinain kong bigas kanina umaga, inventory yun? Kumain ka ba kanin kanina? Oo, nagkanin ako eh. Kanin, So, inventory din yun. Patay. Hindi pa natutunaw yan. Nasa tiyan mo pa yan. Yun, ang mali si Junior. Junior, dalawang takal lang. Bakit ginawa mong tatlo? Dalawang kalahati. Yan, nakakadagdag yan. Nakabawas yun sa inventory natin. Meron daw pong mga 1,000,000 metric tons pa. Ang inaprubahang importasyon ng bigas? Ano ba? Ganun ba sila mag-approve by the batch? 1,000,000 metric tons. Ilan na dati tayo? Aabot siguro total 2.9 million metric tons. Okay? Almost 3 million. Dalawang beses pa lang na tayong umabot ng 3 million. 2019-2022. At malamang, ngayon 2023, aabot tayo na 3 million. At sinasabi po, nag-approve daw. Kaya pala sinasabi ni Agriculture Secretary, bigay nyo sa akin nga listahan ng mga inisyo nyo lahat. At pagkatapos, kapag 1 month, hindi mo pa naiparating. Babawi. Yan, sinasabi mo na yan. Babawiin ko yung clearance. Oo. Maganda yan. Tama yun. Para makontrol yung mga hoarder na yan. At saka magbayad na kayo. Talaga may pagkakataon ko mag-hoarder. Oh. Kung ganyan kalalaki ang mga approval, 1,000,000 metric tons, di ba, kaya mo mag-control talaga ng supply eh. Siyempre. 9 o'clock ng umaga sa Aliw 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.